Good morning, everyone. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano magluto ng pancit sariwa with Maricel version. Tara, papakita ko lang sa inyo ngayon ang mga ingredients. Ginagamit ko dito ay shoulder pork, chicken breast. Ang hindi mawawala sa aking pansit, ang prawns, yum. And itong pansit sariwa, dalawang gagawin ko. Also, baguio beans, cabbage, carrots, onion, and garlic. At syempre guys, hindi mawawala ang aking mga paboritong seasoning. Ang vegeta, pepper, at of course, ang lagi kasama ko sa aking pagluluto, ang Norse seasoning. Hindi nawawala to guys sa aking bawat pagluluto. Kahit na anong niluluto ko, lagi kong kasama yan. At syempre, ang kakambal niyang si Silver Swan soy sauce. At ang ating olive oil para healthy naman paminsan-minsan. Okay guys? Ito na guys, nahiwa na natin ang ating mga sangkap. Ito na ang hipon, ang chicken, ang pork, at ang mga bawang sibuyas, at ito naman ang ating mga gulay. Ito yung ating pansit, inilagay ko na rin dito, at yan yung binubuhusan muna ng mainit na tubig guys. Huwag nyo kalilimutan, galing sa packet, ilagay nyo sa bowl, buhusan nyo ng mainit na tubig, then i-drain nyo. Tapos ito guys, kung nakikita ninyo, hindi nyo alam kung ano ito, ito yung ulo ng hipon. Pag grenade mo yan dyan, yan ang nagpapasarap sa pansit natin. Bago mo ilagay yan sa tubig guys, pag ilalagay mo na ito, magpapakulo ka ng tubig dito sa kawali mamaya, saka mo ilalagay yan, i-drain mo yan sa laan. Tara guys, umpisahan na natin ang pagluluto. Gamit ang olive oil. Ayan. Ilalagay na natin, medyo mainit ang ating kawali at ang mantika. Ilalagay na natin itong bawang and sibuyas. Bawang muna syempre. Yun ang laging nauna sa aking pagluluto. Ayan guys. Maganyan ninyo lang. Pag medyo brownish na siya, saka nyo ilalagay. Sandali lang yan guys, kasi pag pinatagal nyo yan, papait naman yan. Yan ang setting niya. Ilagay na natin ang sibuyas. Kung nakikita nyo guys, nakahalo dito yung carrot, kasi tamad ako maghugas. Nakalagay na yan dyan. So, namamaya ako naman yan ilalagay. Kasi guys, konting-konting kimbot lang. Mabilis sa preparation, mabilis sa pagluluto. Masarap ka pagkain. Yan, konting luto lang ito guys. And then, ilalagay na natin ang, gigisahin natin ang baboy. Isusunod natin ang chicken and then prawns. Unahin natin itong baboy guys kasi medyo papalambutin natin ito ng kaunti. Pero malambot na karne ito guys. Kaya, ilagay na natin. Tignan natin kung luto na itong ano, malambot na ang baboy natin. Malambot na nga guys. Pwede na natin ilagay ang ayan, malambot na yan guys. Ilagay na natin itong ating manok. Ayan. Kita nyo itong manok guys, pwede na natin lagyan siya ng mga vegeta. Ilagay na natin itong vegeta guys. Estimate na natin guys kung ilalagay natin nasa sa inyo. Kasi lalagyan pa natin yan ng toyo, don't forget. So, lagyan lang natin ito.
At isunod na natin guys ang pepper. Okay guys. Estimate lang guys. Sabi ko nga wala sa libro yung mga luto ko. Nasa sa puso ko lang yan. At ang isip, nasa sa puso. Okay guys. Mukhang masarap ang niluluto kong simpleng egg noodles. Ganyan lang yan guys. Pagkatapos yan, pwede na natin siyang ilagay ang luto. Eh, parati ng kaunti siguro itong ano na to, itong manok. Kasi gaya na ng sabi ko guys, ang manok dapat itong luto. Yan ano guys. Minsan naman guys, ang ginagawa ko, bibihira ko lang ginagawa yung ganong technique. Na pagluto na itong carne ko, nilalagay ko ulit sa isang lalagyan, sa isang bowl, saka ko na naman niluto ng gulay. So, this time guys, papakita ko sa inyo paano magluto ang magkakasama. And then, maybe sa susunod kong vlog, pakikita ko naman sa inyo ang isang technique ng marital version sa pagluluto ng pancita. Pag niluto ko ito, isa-separate ko ang vegetable. So, sa ngayon guys, ito na muna ipapakita ko sa inyo. Ano, marami ako papakita sa inyo guys sa mga technique. Ako ang simple kusinera. Lahat simple at mabilisan sa atin lagi. Ayaw kasi matagalan, ayaw ko mabagal. Ayan guys. Pwede na natin ilagay ang ating sipon. Okay guys. Ito guys, isusunod ko na dito kasi ang hipo na yan, madali na yan maluto, ilalagay ko na ito guys, okay? At isusunod na rin natin itong carrot kasi halos magkaparehas na yan, ayaw pa siya ng overcook. Haluin lang natin guys. Pwede na rin natin siyang lagyan ng soy sauce, itong North seasoning. Nasa inyo yung guys kung gano'n yung ilagay, hindi ako nagtutupat. And a little bit of cheese, silver swan soy sauce. Ayan. Napakasarap yan guys. Pwede nyo rin talagyan ng kung gusto nyo manghang yung chili paste. Kaya lang ako ngayon guys, hindi ako pwede maglagay ng chili paste dahil sa mga bata. Hindi pwede. Dahil yung mga bata ito hindi makakakain. Ito guys, pakaluto ko lang lahat ng vegetables na to. Isa-separate ko yan. Ilalagay ko muna sa isang lalagyan siya bago ko lulutuin yung pancit. Kasi doon sa pancit, kailangan ko ilagay yung ulo ng sipon. Ayan guys, isunod na natin itong ano ba ito? Nakalimutan ko ano ito, cabbage. Ayan, alam na alam ni director ah. Parang na-well trained ko na sa pagluluto. Kung nakikita nyo guys, wala akong nilalagay na tubig dyan. Kasi kailangan luto lang yan sa mga juice ng vegetable natin. Ito na guys, luto ng ating gulay. Isasali na natin siya sa isang lalagyan para lutuin naman natin itong ating pansit. Okay guys, tara samahan nyo ako, isali natin ito sa isang lalagyan. Ito na yung ating vegetable kanina.
Ngayon, inilagay ko dito sa bowl. Itong nandito guys, kung nakikita yung meron dito yung juice. Yan yung juice nung vegetable. Juice yan itong vegetable. Ano? Dito ko ilalagay ngayon ang itong yung ano to guys, yung ulo to ng prawns. Ulo to ng prawns. Kailangan mo siyang lagyan ng konting tubig yung kanina and then salain mo. Then ilalagay na natin dito. Ilalagay natin dito guys. Okay? Yan. Kung nakikita nyo ganyan lang yan, papatuyuin natin yan ng konti saka natin iluluto dito. Pag nakita nyo lang may konting sabaw, huwag naman masyadong dry kasi kailangan natin tulutuin guys. Okay? Hindi naman maganda sa pansit yung masabaw. Guys, medyo tama lang itong sabaw na ito. Ano, kailangan pag nilagay niyo yun, hahalo-haloin nyo ng mabuti para hindi na mumuo yun na sa ibabaw dahil sa ulo ng hipon. Pero nakikita nyo guys, masarap ang paghinalo mo yan dito sa pansit. Ngayon guys, pwede natin siya lagyan ng toyo. Okay guys, kung naalala nyo, hindi ko yan, kung napapansin nyo, hindi ko yan nilagyan ng vegeta yung sabaw na yan kasi lalagyan natin siya ng silver swan toyo. Yan. Lagyan pa natin ng konti guys. At saka itong of course yung Norse seasoning. Ito nagpapasarap to guys. Ayan. Lagyan lang natin ng ganyan. Para pandagdag lasa din yan. Pero pag ginawa nyo yung tekniko guys na yung ulo ng hipon, kung wala kayong grinder, kahit diktikin nyo lang guys. Then i- anuhin nyo lang siya sa tubig, lagay nyo sa tubig na malamig, kunting malamig lang na tubig, haluin nyo lang doon, then salain. Yan ang ilalagay nyo guys dito sa ano, napakasarap. Napakasarap guys. So ngayon guys, pwede natin lutuin itong pansit dito. Okay guys, lalagay natin dito para tignan natin kung anong resulta. Okay. Ito guys na pansit, inilagay ko na ito sa hot water kanina para nahugasan na kasi ayaw ko yung hindi hinuhugasan. So, hugasan muna natin siya sa hot water. Ayan. Diba guys, napakadali lang ng ginagawa kong pagluluto. Siguro estimated time ito sa pagluluto, siguro mga 30 to 40 minutes lang, including preparation. It depends sa how you move fast. Mabilis kasi ang kilos ko guys, hindi pag ako kumikilos na mabagal. Ayoko na mabagal. Kaya pag ako nagluto, mabilis lang ang luto kagad. So guys, nakikita nyo ito. Naku, pag natikman nyo ito guys, kung gusto nyo punta kayo dito sa bahay ko, free lunch. Kung gusto nyo tikman ang aking pansit sariwa Marisol version. Inuulit ko guys, ako walang, wala akong mabibigay sa inyong tip sa measurement kasi simulat sa pula na ako nagluluto guys. Hindi kasi talaga ako nag-estimate. Ay sorry, hindi ako nag-measure, puro estimate. Mali naman ako eh. Hindi ako nagme-measure guys, puro estimate lang ako. So, ang matutunan nyo dito is how to cook fast, quick and easy food. And of course, yummy, kaya nga lahat ang kumakain ng luto ko, eh binabalik-balikan talaga ang luto ko guys. Hindi naman sa pagyayabang. Kahit mga friends ng mga anak ko, binabalik-balikan ang luto ko. Kasi talaga naman, napakasarap. And also guys, huwag din yung kalilimutan sa bawat pagluluto nyo sa buhay, kailangan ng pagmamahal. Lalagyan nyo ng pagmamahal pag nagluluto kayo. Pag wala kayong pagmamahal sa puso nyo, hindi yan magiging masarap. Okay guys, malapit na ito guys. Ilalagay na natin ito ang ating gulay. Ayan guys. Isusunod na natin ito. Okay. Kung makikita din nyo, yan ang mga gulay ko yan. Naku. Ayan. Ayan. Ilalagay nyo lang yan dyan. And then, haluin lang. Konting-konting kembot lang, luto na.
Ayan, nakikita nyo guys. Pag maraming gulay, masarap. Masustansya na, masarap pa. O, saan ka? Pag nagluto kayo guys ng pansit, huwag nyo titipirin sa gulay kasi pag maraming gulay, mas masarap yan. Yan, nagpapasarap pa yan guys. Siguro ko ngayon nyo lang nakita yung ulo ng hipo na didikdik. Ano guys? Tapos ilalagay sa pansit. Naku, pag sinubukan nyo yan guys. Ayan na guys, luto na. Tara, isali na natin sa isang plato para tayo makakain na. Guys, luto na ito. Patikman na natin kay director kung anong lasa. Naku, sigurado ako may ibigan niya ito. Dek, tikpan mo nga ang aking luto kung may yes, hulap ko naman. Medyo mainit ilit. Ano masasabi nyo, Direk? Very nice. Okay guys, see you next video. Thanks for watching my videos and please don't forget to subscribe and like my videos. Bye!